If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning, Davao, Mindanao, North, South, East, and West. Once again, this is Gilbert Lopez Martiek. So, welcome sa program ang Good Morning Davao. It's a segment of Pinoy Rob YouTube channel. We are on board sa taxi ni Sir... ngalan mo, Sir? Alan. Sir Alan... Mijos. Alan Pingos. Mijos. Sir Alan Mijos. Kung saan ang taxi po ito? Jelgay? Yes. Jelgay. Guys, we are bounding to Sigal. Buti na-apply mo eh. Pero dirita gil sa Ecoland. It's holiday, but I don't know. Kailan po natin ma-schedule to kasi thank God, marami tayong baong segment. Kasi nagsipag nagsipag si Kuya Gilbs na mag-record. Kasi minsan din thrice a week tayong nagpa-publish, then thrice a week, naubusan tayo guys, so nakakahiya. Together with me is Sir, kalimutan ko ulit. Si Sir Alan. Sir Alan, kumusta? Alan. Okay. Kasama natin ngayon si Saul at saka si Arlie at the back. Wave dyan, Arlie, wave. Di nakita. Ayan. Sigal tayo kasi, wow! Sa'yo. Akin na ba? So hindi po natin maiwasan mga kaibigan, ano, mga aksidente talaga na nakasando tayo ngayon, nakasleepless tayo mga kaibigan. Please spare me from your judgment. Kasi nga pupunta po tayo ng dagat, alam nga naman po at nakabarong tayo, ano, pupunta tayo po ng dagat. Kasi magpa-family day kami sa church. At late na nga eh. It's 8 o'clock ang schedule. Malapit na magiging mag-aalas 9. But anyway, better late than never. So, eto, always natin pinupuntahan yung Matina kasi ayong always tayong makakaraan sa ano, sa Ecoland kasi nasa ano tayo eh, sa bangkal yung kung saan po kami nagko-congregate. At eto po, always namin nadadaanan yan. Tatlong ano lang ito eh. Dati apat galing Cabagyo papuntang Santa Ana Avenue to Quirino, to Matina Crossing. Ngayon naman, ang route po natin is Agdao Carpenter, then ito Magsaysay Park. Always ang Magsaysay Park, it's a junction. Kasi Magsaysay is a junction to ano, pwede tayong pupunta ng Uyango rin, papuntang Claveria, downtown po yan. At saka, Boulevard naman, it's a part of the downtown, pero sa coastal na po yan, no? So, yan mga kaibigan. Tayo. Yan po. And, ito si Sir, holiday na holiday, nagsisipag. Okay. Sa'yo na po itong sasakyan, Sir? Yes, sir. Hindi pa rin naka-carplan? Carplan na po. Wow! Congratulations! Nakaka-inspire po mga kaibigan, no? Yung mga professionals po natin na mga drivers are striving to, you know, to acquire, at least to acquire their own taxi. Maganda po yan, magandang motivation sa ano yan. Kasi instead na aasa tayo na namamasukan lang, why not striving to have or own yours, no? Taxi. Ilang taon po ba ito? 24?
5 years, sir. 5 years, wow. Medyo tagal-tagal din. Pero, anyway, it's a part of motivation, mga kaibigan. Sipag lang, tiyaga, tapos simplihan lang ang takbo ng buhay. Wag gaano sa luho po. At ano, yeah, ganun. So, mga nakaka-inspire yung ganito mga driver po, no? It's a challenge for those other drivers na sabihin na taxi driver lang magkukuno. You know, we have been raised by our parents. My dad is he's a veteran sa larangan po ng transportasyon, no? Nag-uumpisa po siya sa Pio Menica. I don't know kung nabutan mo na Pio Menica, sir? Pio Menica nakaabot ako. Wow. Pero, maliit masyado, no? Parang ganyan kalaki ang katawan. Pero nagkakasya ang tatlo sa likod eh. Pero napakaliit talaga ng Pio Menica. Pio Menica. Ganun yun ang transportation noon. Maliit na maliit talaga. And then ngayon, nag-evolve na sila sa taxi. Ang dami na ang means of transportation ngayon. Kaya, ayun po. Buhay po ng driver ay ako. Pag yung mga, alam nyo Arl, yung sa school, na ano ang trabaho ng yung papa o yung mama? Ha? Ako talaga, I'm proud to be a child of a professional driver. Why? He raised us up. Tsaka, yun ang maganda doon. Nakikita mo talaga, nagsisipag talaga. Hindi umaasa sa mga, alam mo na yun, hindi umaasa na maambunan, mga ganun mga tipo. Kaya, pero, yun lang, sabi ng papa ko, when I got my license at the age of 18, sabi niya, huwag mo akong gayahin, magmaneho ng sakit. Sabi ko, bakit ayaw niya? Nagayahin ko siya na maganda naman yung magmamaneho. Kasi nung panahon na yun, medyo malakas pa talaga ang ano eh. Ay, malakas din naman talaga ngayon yung income sa transportation. No? Kaya lang, napakarami na talaga ng sasakyan. Ewan ko lang si sir kung ayun, tatanungin po natin si sir, no? Ano ang karanasan niya dito sa pagmamaneho ng taxi. Of course, mag-uumpisa tayo. Tatanungin natin siya, mga kaibigan, kung ano yung mga, huwag na tayo magtanong ng mga worst. Kasi alam ko yung mga worst. Kasi minsan ako din, sarcastic din ako minsan eh. Ano ba yung mga moments na mga memories na mga magagandang memories na sa pagmamaneho mo ay doon mo na naranasan? Unsan lang? Sipag lang ko. Unsan? Yung mga halimbawa, may mga nakita ka mga bagay, manaiwanan ka ng ganito ganun. Wow, o yung mga marami talaga. Cellphone. Wow. Oh, sa uli naman, pero yung mga wallet na maiwan dyan sa likod, hindi na namin alam. But, kasi pasahero na yun. Pasahero na yun. Sayang din ano. Sayang. May wallet, sir. Mga wallet, hindi na namin ano yan, ma'am. Kasi ano, pag mayroong... May mga ID, may mga information. Sa uli talaga siya. Sa uli talaga, pero depende na. Pag may ang pira, hindi na talaga mauwi. Oo, syempre, hindi mo naasahan yun. At saka, nakakatakot din yun. Kasi sabihin ng pasahero, may pera laman ito. Nung matagpuan mo, bakit wala na? See, kahit na may pasahero na siyang may mga pasahero din kasi na they took advantage of the situation. No? They really took advantage of the situation. Ay, hindi dito alam ng driver na saka dito to galing. Talaga namin alam, sir, pag dyan sa likod. Kasi wala kayong, buti naman kung always kayong nakatitig dyan sa kanila na ano, yung mga ginagawa nila. Ay, nasa highway yung ano nyo, nasa daan yung mga... Nasa daan ng mata na. Mata ninyo, so, ganon. Pero sir, pinakamalaki na recover mo that, tapos naisa uli ninyo sa cellphone lang, sir. Cellphone. Oh. Anong klase ng cellphone po yun? Hindi ko na cellphone. Pero sigurado magandang cellphone po yun. Kasi taxi eh. Kasi pagbaba ng pasahero, pag lingon ko dyan sa likod, pag maiwan, tawagin ko talaga yung pasahero. Ah, okay. Para Pero minsan talaga hindi mo talaga maano sa'yo.
makaligtaan mo talaga minsan. Yung mga kaibigan, oh, yung mga situations na ganun. Pero sir, napag, ano, napabuo ba kayo? Napagbintangan? Ay, marami na sir. Oh, ouch. Sakit na, no? Ikaw, religiously doing your part as a transport, professional transport driver. Tapos, anuhan ka, pararatangan ka. Na, hindi sir eh. May ano pa nga, aharasin ka? Ayaw. Ang gusto mong gawin nila, maiwan yung palit o ano, masauli agad. Mm. Paano namin masauli? Pagpasayro nyo natapon. Correct. At saka... Buti na lang kung isauli sa amin yung ano. Yes, oo. Minsan pa nga siguro ang nakakita yung nagwa-washing ng sasakyan, di ba? Ayaw. Sir, may naiwang pitaka dito, sir. Eh, iwan ko din lang. Kung sa mga naglilinis, eh, meron din ganyan. So, depende po yun. No? Pero, rest assured. Anyway, pinag-uusapan natin mga kaibigan yung mga ganong bagay kasi sa larangan po ng transportasyon po, bago din lang naman kami nag-uumpisang mag-taxi eh. Kasi, tawag dito, kasi nag-ano talaga kami dati, nag-jeep lang, practically kung i-compute mo, kaunti lang ang diferensya ng convenient na, malaki ang agwat ng convenient kung magta-taxi ka. Malamig ang taxi, convenient, nakaupo kang ganon, tapos hindi nakakahilo. Yung kasing public utility, ano po siya? Babaan sa kayan talaga, no? Hmm. Parang stationary. Pag may ano dyan, sige, baba, kakahilo. Okay. Maganda sa ano. Oh, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Davao City. Of course, this is Good Morning Davao. Nasa Davao City tayo. Pero hindi naman lahat Good Morning Davao nasa Davao City, sir. Minsan, nasa Makati tayo. Excited nga ako nitong parating na ano eh, na December kasi we have a reunion. Surigao ito. So talagang paglalaanan talaga. And ano. So may mga anak po ba kayo? Opo. Tapos na po. Yung dalawa tapos na. Yung pangatlo ay third year college po. Congratulations po. At saka mga kaibigan, take note. Nagmamaneho siya. Pero nakapagpapatapos siya ng dalawang kulahiyo at nasa kulahiyo pa yung isa ngayon. Hindi po basta-basta yun. Kung alam nyo lang. Ako nga 3,000 yung monthly ng estudyante ko tapos araw-araw 100 para pamasahe, pambaon. Buti na lang, malapit lang. Parang nararamdaman ko nga yung ano eh, hapdi. Nararamdaman ko yung hapdi. Ganito pala ang magpaaral. Pero ako po, hindi ko po naranasan yun. I don't know, si Arlie kasi well supported kasi sa parents eh. Si Sol, I don't know, kasi si Sol maagang nagtrabaho. Ako naman, when I took up my college sa isang school dito sa Davao City, it's Mats College of Technology, yun, napapasalamat nga ako eh. Thank you for the Altirados, no? Lalo-lalo na doon sa late founder ng CADAS Kabataan sa Agdao. He founded the foundation to, you know, para makapaglibre ng mga estudyante. At saka, fortunately, yeah, nakuha natin yung ano, pero may mga decision tayo sa buhay na abrupt na hindi natin alam na nakapag-decide pala tayo. Yung init ng ulo, yung pagiging, kung sa Bisaya, paputong. Ganon. Kala ko, ano lang yun eh. Kala ko laro-laro lang. And I decided to. Although nakapag-practice tayo, practice teaching tayo, pero was not able to, you know, we completed the curriculum, pero hindi na ako nakapag, ano, hindi na tayo nakapag, ikaw, Arlie, nakapag-pass through the, ano ka? Through the aisle? Wow! Okay.
congratulations. Kaya yung mga ano natin. Pero hindi ako, hindi. Yung mga regrets is ano na yun. Kasi naman, compare naman din po natin sa iba. Ako kasi naniniwala, nowadays, or these days na, ang buhay kasi is ano eh, ikaw kasi ang pipili niyan eh. Choice mo yan. Sabi pa ni Rob, kung gusto mong magano, kung gusto mong maghirap sa pagdating ng panahon, magbulakbul ka ng magbulakbul. Pero kung gusto mo nang maaliwalas, masaya at medyo tinatawag na comfortable yung buhay, magtrabaho ka ngayon. Kusta na tayo, sir? Ano man tayo? Pwede ba doon? Pwede. Sigal? Sigal. Ah, okay. Ah, mayroon bang ano doon? Daanan? Pwede tayo. Ah, okay. Oh, guys, taga-Davao po ako pero hindi ko alam na pwede palang makakadaan sa Coastal Road. Eto, by the way, this is the Coastal Road po, ha? Nasa Coastal Road po tayo dumadaan ngayon. At yan, para makita nyo po yung daan, never mind my face. Kasi always naman ako nakaharap sa camera. Eto po ang ano, yan po siya, mga kaibigan. Yan po ang highway. Right side po tayo. May exit pala doon? Meron, daanan. Ah, okay. Thank you, sir, ha, sa ano, opportunity. Kasi gusto ko rin makadaan dito eh, pero... Ayan, mga kaibigan. Tayo na. Yan ang Coastal Road namin dito sa Davao. Mainggit na kayo. Napakalinis po, napakaaliwalas. Di ba pa-applya siya? Di ba applya doon man tayo? Oh. Di ba pagpasok ng Sigal, mag-left oh, ha? Okay. Alam niyo sir, talagang dapat maglalabas-labas ako ng bahay minsan eh. Kasi nasa studio lang tayo, sa ating munting studio, sa bahay. Computer lang ang hinaharap natin at mga video niya. Kita ko na si David, doon nakahubad. Okay, nakita mo na ba si David? Hindi pa? You must see him. Kasi you will miss half of your life kung hindi mo siya makikita. And then, ito po ang maganda dito mga kaibigan. We are in the Coastal Road. Thank you for the opportunity. Ito mga research na ito eh, oh. Research na. Sayang, nagsara. Oo. Hindi na magamit. Ganun talaga, sir, ang buhay. Kasi for development, marami talaga masasacrifice. Ako sabihin ko lang, hati ako eh. Sad ako para sa mga nawala ng mga negosyo at trabaho. Masaya ako para sa komportableng transportasyon. Ganun po yun. Wow, galing. Ito po, mga gamit ng ano. Sa ano man ito? Sa paggawa nito. Oo, paggawa nito. At saka mga scrap na yun, Arlie. Benta ko ba yun? Patulang oo, pero what I mean is, budgeted yan eh. Yung mga scaffoldings na yan, bayad na yan eh. Kasali yan sa ano, sa kontrata na yung gusto. Ah, so ito pala, may exit pala talaga siya. Hindi ko napansin ito noon eh. I just remember na, ah, oo. Okay. Alam mo sir, laki utang na loob ko sa'yo sir. I thought na sa playa, tama no? Kaya nga dapat minsan lalabas-labas Arlie na. Pero si Arlie, ano ito eh, outgoing ito eh. Paglibre. Ah, paglibre, okay. Alam ni Arlie. Yan, pumasok na po tayo sa ano mga kaibigan. Pumasok na po tayo sa tawag dito. Sigal. Dinaanan pala talaga ang punta dumalag, no? So nandito yung sanctuary po, sir. Sanctuary na Pawikan. Oh, doon sa unahan. Oh, sa unahan. Puntahan ko 'yan mamaya. Hahanap kasi ako ng ano eh. Segment. Ayan, mga kaibigan, ewan ko lang anong itsura nito kasi hindi ko makikita eh. Pero bahala na kayo maghusga mga kaibigan. Eto, pumasok na talaga tayo papunta. Sa punta dumalag. Bakit kaya siya tinawag na punta? Punta kasi is the entrance eh. Punta, pato, punta. Dumalag,
Ba, ano kaya ang dumalag, no? Punta dumalag. Trivia! Punta dumalag. Doon, lumaag. Yan. So, balik tayo mga kapatid. Dito sa ating pinag-uusapan, no? Nakikita nyo part sa ano, ng pagpunta natin sa punta dumalag. So, yun po. Sa buhay po kasi, choice mo yan eh. Kung gusto mong magiging ano, magiging maaliwalas na buhay, yeah, of course with the blessings of our Almighty God, pero he has a promise, yes, I believe, but the thing is, yun nga, you have to work. Masikip ang daan dito. Masikip ang daan dito. Kasi mayroong nakapark. Ah, katulad din nung ano, sa may amin, kasi ganito din eh. Saan banda sa Agdaw? Ah, doon sa Holy Cross papasok Ruiz kami. Ah, okay. Punta dumalag means let's go. Let's go. Oh, go. Punta dumalag, let's go. Wow, that's ever a supportive wife. Hello. And shout out nga pala sa mga ano ha. Shout out nga pala sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, no? Yan, dito na, tabing dagat 'yan. Feel na feel ko na po yung dagat. Ewan ko lang kung welcome tayo ng dagat. Of course we are welcome. Yeah. Ang kagandahan dito mga kaibigan sa ating trabaho po ay nagpapakita lang po tayo ng mga sitwasyon, ano? Mga realidad sa buhay. The reality in life. May mga binatilyong bumaba at bit-bit ang kanilang mga sapato, sigurado akong pupunta sa liga po yun. So yan, punta dumalag. Kaya yan ang plan. Oh, may mga taong nagja-jogging. Wow. Alright. Medyo malayo-layo rin po pala. Ano kaya ang wiso ano dito, ano? O bakit maraming durian? Mapera ang mga tao dito ah. Mahirap pa kaya magbenta ng durian ha. Anyway. Sa buhay ngayon. Kasi sa durian yan sir. Oo, barato daw eh. Murang-mura lang daw mga durians ngayon. Salamat Arlie ha sa durian. Thank you Lord. Alam mo na Arlie ha? Pag-sweldo. Wala pa sweldo. Ako talaga, Arlie, sweldo ko, Arlie, ay, hindi ka na nakapasok sa bahay, no? Wala. Ay, malaki ang pagbabago, Arlie. Looking forward. Yeah, God is really blessed, bless us. He gave us Rob. According to Saul, you are an angel, Rob. No, I'm not. No, for me, you are an angel. Wala magawa si Rob. Kasi ano, yan ang ano eh, yan ang paniniwala niya eh. Huwag ka maghanap ng backing dito bro, kasi no space. Naghanap ka ng backing eh, parang two-way lang ito eh. Wala pang ano, wala pang corner. Ah, ito na. Sigal. So we are now approaching Sigal. Ayan. Okay. Dami. There. Ay, hindi sila Richard. So guys, ang bill po natin sa ating taxi is 200. Sir, before ako magbabayad sa iyo, sir, please accept my sticker. Okay. Pinoy Rob YouTube channel. Good morning Davao segment. Scan po yan siya, lalabas ang station. So wala ba yung kailangan kwarta? Okay lang. Huwag na yung bariya, sir. Yeah. Sa'yo na yun, sa'yo na. Ay, thank you. Yes, salamat sa panahon mo, sir, ha? Salamat. Wave naman, sir, wave naman. Bye. Subscribe kayo, ha, sa Pinoy Rob YouTube channel. Thank you very much po sa panahon. Guys, this is Gilbert Lopez Martiel Cacho. Good morning, Davao. We'll be right back.
If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.